Hello guys, magandang gabi po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, ngayon po, magluluto lang po ako ng hapunan namin. Nag-request po yung misis ko, gusto ng yakisoba. Yun po yung pancit, parang version natin ng pancit canton. Ayan po. And, tuturn on ko siya ng gyoza. So, madaling lutuin lang to. Pakita ko sa inyo kung paano gawin. Let's go! So, ayan guys, yung yakisoba. Sa isang balot nito, tatlong piraso ang nakalagay na pansit dyan. So, ito, lulutuin ko ito isang balot. Then, baka kumuha pa ako ng isang piraso lang dito. Kasi, check ko kulangin sa amin yan. So, lagyan ko lang ng karne. Isang piraso ng carrot. And, repolyo. Tapos, bawang sibuyas lang. Napakasimple lang nito. Tapos, titimplahan ko lang ng asin, paminta, konting bechin, and lalagyan ko lang ng konting patis at toyo. Yun lang po. Simpleng-simple po. Tapos, pag naluto ang pancit, luluto ko naman yung gyoza. So, nakita nyo lang kung paano ko niluto dati ito. Ito po yung mayroon ng kasamang seasoning. Lalagyan nyo na lang po sa frying pan and aantayin po siyang maluto. So, papakita ko lang sa inyo pag tapos na po ito. So, prepare ko lang muna ang bawang at sibuyas. Guys, ito may nakita lang akong salami, kaya isasama ko. Tapos, lagyan natin yung repolyo. Tingnan natin ang patis. Ayan.
mga baguhan pong magtitimpla dyan. Pag maglalagay kayo ng panimpla, paunti-unti lang po ang lagay para hindi po mabigla yung lagay niyo ng ingredients. Konting asin. Yung black pepper. Ajinomoto. Optional po ang ajinomoto kung gusto nyo maglagay o hindi. Soy sauce. Konti lang. Para lang magkaroon ng kulay yung pansit natin. So basically, yan lang po guys yung ingredients ko sa paggawa ng yakisoba ko. Simple and simple lang po, pero masarap. Pero kung kayo po gagawa nito, make it your own. Kung ano gusto nyo ilagay, dagdag nyo. Kung ano gusto nyo lasa, gawin nyo. Ganun lang naman po pag nagluluto. Pag sa panlasa niya, kulay yung ganito, kulay yung ganon, dagdagay niyo lang. And at this point, ilalagay na rin po natin ang pansit o yung yakisoba. So, ang yakisoba sa Japan, may kasama na po siyang sauce. Yan. Pero hindi ko po gagamitin yung sauce niya. So, again, sa isang pack, meron pong tatlong balot ng pansit. So, 1, 2, 3. So, good for 3 persons na po yan. Pero dadagdagan ko po ng isa. Yan, lalagyan po pala isa. Go. Lagay ko lang saglit sa ibabaw. Takpan natin. And, antay lang po tayo. Okay, so silipin na po natin ang yakisoba natin. So at this point, yung gulay po natin, nagsasabaw na po ng konti yan. And yung yakisoba natin, dahil tinakpan po natin yung niluluto natin, nag-steam na po sa loob. So maghiwa-hiwalay na po sila. So yung yakisoba, actually, luto na yan. So, pag nabuhagag na sila, i-check lang po natin kung okay na po yung lasa, dagdagan kung saan kulang, and ready to eat na po yan. So, ganyan lang po magluto ng yakisoba. Again, ang isang or bawat pack ng yakisoba, may kasama na po silang sauce. So, templado na po yon. Magigisa lang kayo ng gulay, hindi nyo kailangan timplan yung gulay, ilagay nyo yung yakisoba or yung noodles, then lalagay nyo yung sauce. I'm okay with that. So, tapos na po to. Next naman natin gagawin is yung gyoza. Patayin ko na po to. Okay guys, so natapos na po yung yakisoba natin. And now naman, yung gyoza. Pakita ko sa inyo. Kasi yung sa video ko, I think hindi ko na isama to na
delete ko siya yung paggagawa. So now isama ko to, pakita ko sa inyo. Okay, so pag mainit na po yung kawali, again, ganito po itsura niya, oh. Kita ba? Wait, nasan ba? Ayan. So, ayan, oh, meron siyang frozen na yung panimpla niya, yung seasoning niya. So, lagay lang po natin. So, matutunaw na po dyan. Ano po, andyan yung mga flavors niya. Then, takpan lang po natin. So, again, yung seasoning niya, matutunaw po yan. Ay, yung sauce niya, sabaw. Then, antayin lang po natin madry yun. Hanggang matusta yung ilalim. And yung apoy nga pala po natin, medium lang. Huwag natin masyadong lalakasan. So, antayin lang po tayo. Okay, so yan po. Try na po natin yung apoy. Luto na po yan. Nakikita nyo. Hindi po sunog yan, ha. Tostado lang po yan. So, gagalaw-galawin lang po natin. Yan po kasi yung sabaw niya sa ilalim. So, yun ang aantay natin para malaman kung luto na siya o hindi. Okay, so plate ko lang po ito. Okay guys, so luto na po yung isang pack natin ng gyoza, yung isang balat ng gyoza. Again, yung gyoza pang po na niluto ko, ito na po yung mga makabagong gyoza ngayon, yung may kasama na po siyang sauce or seasoning. And it will take at least 5 to 6 minutes bago maluto. And now, pre-plate na po natin. So again, tagay lang po natin yung plato. Give it a konting kembot-kembot. Excuse me. So, again, ito po ang itsura niya. So, that's how you make gyoza. Para makuha yung crispy and crunchy na ilalim. Mmm, sarap. So, luto ko lang to. And, kakain na po kami. Okay guys, ayun po. Ang kahanda na po. Kain na po tayo.